Alright! Good morning, Pilipinas, and good morning, world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fitness spenders ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga fentanyl na mga vlogger bagaabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration, sa katagal na bagaabayan, ang kalamang paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat, mga bayan, and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before to mag-start, mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 99 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 94 na mga comments. Aga Duwata. Meron siyang 48 na mga comments. Nandiyan po si Ana Corduba. Meron siyang 34 na mga comments. And Joselisa Moises. Meron siyang 23 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa Sting Channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ating po mga channel members. Nandyan si Florante Aquino, Barbara Butler, Pusong Inami, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Edmond Casaliejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan rin po natin, mga kabayan, na nabigay sa atin ng Super Thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Cutie Vibe. Nagbigay sa atin ng $5. Thank you so much. At syempre, i-greet na po natin ating po mga early birds. Yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section, nandyan sila si Flor Delisa Sorio, Aurora David, Robert Simbrano, nandyan po si Florepi Gumapak, Noel Narcida, Ashen, Rose Gonzaga, nandyan po si Nonoy Floren Hills, Leah Samantha, Aneth Aligre, Suerte sa Buhay, Flaviana Avila, and Haitzu Leonardo Astelliero. Okay, so kumusta ang lahat, mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nakagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, painitin ko po kagad yung mga umaga kasi maraming mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipinapakalat ng mga fake news ng kabilang kampong, mga fake news peddlers. Siyempre, dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan, makaabayan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayan ko, kahapon no, talagang bunggang-bungga ang birthday ni PBBM. Pero instead, mga kababayan ko, na nagstay lang po siya doon sa palasyo, marami siyang pinuntahan po na mga lugar. At saka doon po sa palasyo, mga kababayan, well as usual, syempre ito po mga haters po, mga anti-Marcos, mga DBS ng ano, mga kabilang kampo, expected na talaga natin po na sila po yung magpo-post dito at saka syempre i-critics nila yung party ni PBBM doon po sa palasyo. Expected na ho natin yan. Maraming nag-comment doon at saka pati nga yung vlog po ni Hitan, mga kabayan, waste of money daw.
Hey! Yung vlog po nila ni Joy De Vera, nila ni Trixie, nandun nakita ko rin po si Pips TV, nag-post yata. At saka siyempre yung mga banateros makaabayan. Eh siyempre gano'n na, gin-critics ho nila. Expected naman talaga natin yan kasi nga siyempre yung mga kaabayan ko, nakahanap talaga po na mga pwedeng magamit na lang ipapanira dito kay PBM. Pero hindi kasi nila yan maintindihan makaabayan kasi siyempre hindi naman kasi sila po yung nakaupo at hindi po ang nakaupo yung kanila pong poon na sinusuportaan makaabayan. Yung ano daw, yung si Lustay. Yung si Enday Lustay Princess Pusit. Hindi kasi yun ang nakaupo kaya hindi nila maintindihan makaabayan. Pero isipin nyo no, kapag si Sara yung naupo bilang presidente, malamang sa malamang at 100% wala silang reklamo makaabayan. Kasi nga, siyempre sabi nila na yung si Enday Lustay daw, ano daw, magaling daw na leader makaabayan at saka may malasakit daw sa taong bayan. May malasakit ba? Ang layo naman talaga ni Enday Lustay dito kay PBM makaabayan. So anyways, makaabayan ko, nakita ho natin na talagang sa time po na pumasok na yung mga tao doon po sa palasyo makaabayan, ang daming tao talaga. Yes, sobrang dami ho. Na dito natin makikita na yung mga loyalista at saka yung mga Marcos supporter makaabayan, ang dami talaga. Doon pa lang po sa pagpasok nila makaabayan, 'di ba? Sabi po ng mga DBS, maliit lang daw na bilang ang mga sumuporta kay PBM. Kasi marami daw naglagasan makaabayan or nagalisan, ano daw iniwasan na daw nila si PBM kasi marami daw problema ang Pilipinas makaabayan. Hindi naman 'yun katiwa-tiwala at hindi 'yun totoo makaabayan. 'Yun po ay fake news. Doon natin nakita sa birthday party na isinagawa po sa Palasyo Makaabayan sa Malacañang. At saka itong party na ginawa po ni PBM talagang maganda. Bakit inopen po in public ang Palasyo Makaabayan? Inopen ho yan. Which is hindi ho yan nangyari sa panahon po ni Digong Makaabayan. Diba mga DBS? Kailan ba nangyari inopen po ni Digong ang palasyo para po sa taong bayan? Ngayon makaabayan ko, ang sabi nila na puro daw party-party si PBM. Sabi nila, waste of time, waste of money, hindi daw tumulong. Paano sila nakakasiguro? Ito ang tanong ko sa mga DBS. Paano kayo nakakasiguro na ang ginasto doon sa mga pagkaing ibinigay doon sa ating mga kababayan pong mga Marcos supporter doon sa Palasyo Makaabayan, pera yon ng taong bayan? Sige nga, I challenge you. Paano kayo nakakasiguro na ang pera yon ginamit po sa party ni PBM ay pera ng bayan? Nakalimutan nyo ba na ano na mayaman po ang mga Marcos? Nakalimutan nyo ba yan? At saka hindi naman po tanga si PBM na gagamitin niya yung pera ng bayan. Alam nila yan. Bakit? Lagi niyang sinasabi po ni PBM na ang pera pong binibigay doon po sa mga kababayan natin pong nangangailangan ng tulong, pera ng bayan yan. At saka, hindi nila yan pera makaabayan. Alam po ni PBM yan. Pero hindi naman kasi mabukal si PBM katulad po doon kay Digong na puro lang ngaw-ngaw pero wala sa gawa. Puro lang pananakot at wala sa gawa. Hindi epektibo po ang mga plano ni Digong. Kundi marami siyang problema pong naiwanan at saka ang Marcos Administration po ang nagresolba po ng mga problema ang iniwan po ni Digong. Hindi naman yan tanga si PBM. Alam niya ang kanyang ginagawa makaabayan. Pero siyempre, yung kabilang kampo puro kasi paninira. Ngayon makaabayan ko, nakita ko po yung vlog po ni JDB at saka nandun rin po si nakalimutan yung kasama lagi po ni Mami Ping makaabayan, yung si Go Philippines, nandun sila yung grupo nila ni Balitaan, sa Kaalaman at Balitaan, sila nandun eh, marami sila. So nakita ko dun sa video ng makaabayan na hanggang 9 o'clock yata yun, kung hindi ko nakamali, 9 o'clock or 10 o'clock in the evening, nandun pa rin po yung mga tao, tsaka ang dami po makaabayan, hindi pa po nag-alisan. Ang dami talaga eh. So makaabayan ko, meron kayo papakita sa inyo na balita, mamaya na, na itong balita na to, hindi to ibinalita po ng mainstream media. At saka hindi rin po ito ibinalita po ng iba nating kasamahan po ng mga vlogger. Hindi nila nakita makaabayan. Ano yan Sir Ivan? Very very first time na nangyari po sa Pilipinas makaabayan. Kung ano yan, pag-usapan natin yan mamaya. So pag-usapan rin po natin yung nangyari po kahapon makaabayan. Diba nakita ho natin ito pong si Kiboloy, pumunta na po doon sa korte, sa RTC, sa Pasig, at saka ang isa rin po, pumunta rin po siya doon sa Quezon po na korte makaabayan. Kasi dalawa pong korte ang pinuntahan kahapon ni Kiboloy.
Ngayon, ang kahapon po na ano na bakit pumunta po itong si Kibuloy, dahil po 'yan sa standard procedure po ng ating korte, which is arraignment. Lahat kasi po ng tao na mayroong kaso, makaabayan, normal talaga na aatin mo na siya or pupunta mo na siya doon sa korte for arraignment. Pero syempre, hindi natin alam kung ano talaga po yung mga questions, kung yung mga itinatanong po ng judge doon po sa akusado, makaabayan, hindi natin alam. Kasi unlike doon sa US, no, napansin ko lang, unlike doon sa US, open to the public talaga ang kanilang hearing, makaabayan. Napansin ba natin yan? Pero sa Pilipinas, talagang closed door sila. Sayang, dapat ganun yata, makaabayan. Para sa akin, no, mas pabor po na ganun po yung style. Katulad doon sa ibang lugar, makaabayan. Kasi ang kalapong kaso doon, open. Talagang open to the public. Meron sila mga gin-televised nila. Pero sa Pilipinas, wala talaga. Kasi yan po yung closed door, makaabayan. Okay? So sa arraignment, ang akusado, tinatanong yan kung ano ba ang kanya masasabi dito tungkol po sa akusasyon sa kanya, tungkol dito sa ikinaso sa kanya. So hintayin ho yan ng husgado kung ano ang kanyang sagot, makaabayan. So ang kampo ni Kibuloy, nag-plead sila ng not guilty, makaabayan, not guilty. Which is, yan po talaga ang usual natin pong maririnig sa mga akusado. Kasi very rare, makaabayan, very rare talaga sa mga akusado na sila po ay aamin kaagad. Hindi talaga yan, or mga ilang porsyento lang, pero meron tayong nakita noon eh. But doon po sa ibang lugar, doon po sa US, nangyari yung, makaabayan, na sa arraignment pa lang, siya po ay tinanong kung totoo ba yung akusasyon sa kanya. Well, inaksi, makaabayan, talagang inamin niya na ginawa niya. So sa arraignment pa lang, wala nang kasunod po na hearing kasi inamin na po. So dito po sa kaso ni Kibuloy, sabi niya, nag-plead sila ang kampo ni Kibuloy ng not guilty. Ngayon, ang nakatawa, makaabayan ko, kasi nagbunyi ang mga DBS, talagang doon po, doon kasi sa Twitter ko ito nakita na nag-viral doon tungkol kay Kibuloy, tungkol sa RTC Brands, at saka not guilty. Kasi problema, makaabayan ko, nag-post naman kasi ang TV5. Ang TV5 kasi sila nagbase. Sabi dito po sa balita po ng TV5, makaabayan, which is sa akin, no, hindi okay yung kanilang captions. Kasi alam ho natin na marami talaga mga angat, marami talaga mga tanga at saka bubo po ng mga vlogger ng kabilang kampo, mga followers po ni Kibuloy, mga bubo, pati po yung mga DBS na mga influencers, mahina po yung kukote, makaabayan. Dahil po inilagay ng News 5 na not guilty, sabi nito, not guilty ang hatol sa trafficking case ni na KOGC founder Apollo Kibuloy at mga kapwa niya akusado September 13. So dahil po sa mali na captions, inagay po ng News 5, makaabayan, abay nagbunyi kaagad ang kabilang kampo. Dito ko to nakita. Bakit nga pala sila nagbunyi, makaabayan? Actually, nakita ko yan doon po sa post po ni Jason Sa. As usual, ang kanila pong ex-journalist na fake news peddlers na si Jason Sa, makaabayan, nag-post siya doon. Sabi niya, Pastor Apollo C. Kibuloy pleaded not guilty on all the charges labeled against him. So doon po sa baba, makaabayan, kung babasahin natin, nagbunyi kaagad. Sabi dito, wow, praise the Father. Sabi pa dito, God is good all the time. Allah is great. Yes, praise God. Amen. Praise the Lord. At marami pang iba. Sabi nila, hindi daw mananalo yung kadiliman, makaabayan. Hindi daw mananalo yung kasamaan. Parang ipinalabas dito, hindi ba sila masama? Ano sa tingin nila, makaabayan? Hindi ba sila masama? Nag-assume sila kaagad na meron ng final verdict ang husgado, inilabas, makaabayan, na hindi daw guilty si Kibuloy at saka ang kanya pong kasamahan na apat, makaabayan. Hindi guilty. Hindi ba na naintindihan, makaabayan, na arraignment pa lang ho yun? Arraignment pa lang ho yun. Tinanong po si Kibuloy kung ano yung masasabi na tungkol dito po sa kasong kinakaharap niya. Ay, syempre, normal, talagang mag-plea po ng not guilty ang kampo ni Kibuloy. Pero hindi nila naintindihan, makaabayan, nagbunyi kaagad. After that, ang normal process, magkakaroon na po ng formal po na hearing, makaabayan. So formal hearing. Pero ang maganda kasi dito, no, talagang maging excited ko dito sa time na ipapatawag na or dadalhin na po si Kibuloy doon po sa Senado, makaabayan. Kasi nga si Senator Risa Ontiveros, naghanap pa siya dito ng schedule kung saan po i-insert
ang hearing, para po mag-resume po ng hearing tungkol ito po sa kaso ni Kuya Boloy. So nahumana pa sila ng schedule. So malamang sa malamang, yan po ay next week makakabayan. Kasi ayon po kay Risa Hontiveros, ayaw nila yang patatagalin, dapat na pong sumagot si Kuya Boloy doon po sa akusasyon sa kanya, doon nga sa mga bata na ginanon niya, ay alam mo natin ginamit niya makakabayan at saka mga bata pa. At saka nakita po natin po, 'di ba, si Amanda na doon po sa korte makakabayan. So ang excited dito, ang very exciting yung dito po sa Senate hearing na. Kasi nga dyan po sa korte makakabayan, closed door naman kasi. Closed door kasi, so hindi natin alam kung ano ang mga question doon, mga mangyari doon sa loob, unlike doon sa ibang lugar. So ang very exciting dito, ang next week, ang hearing po doon sa Senate hearing makakabayan, kung saan dadalhin na itong si Kuya Boloy. Okay, so sila po'y nag-assume kaagad na final verdict na yun, mga gunggong talaga, no? Ganon talaga yung mga supporter ni Kuya Boloy makakabayan, yung mga supporter ni Digong. Kasi alam talaga natin yan, kapag ikaw po ay supporter at saka fanatic po ni Kuya Boloy at saka ni Digong, ang kanilang requirement makakabayan, dapat po ikaw ay tanga. Totoo ba? Totoo ba mga DBS? Okay, so makakabayan ko, meron nga po nakita. Kasi meron po akong na-receive po na video, forward sa atin, isa po sa ating mga solid viewer dito. Sabi niya, Sir Ivan, nakita niyo na ba to? Yung meron kasing press conference, saka not press con, actually it's an ambush interview makakabayan, dun po sa Department of Defense. Na diba nag-decide na po yung Department of Defense na hindi nila tatanggapin si Kuya Boloy or ayaw nilang ipapalipat po si Kuya Boloy doon po sa mga military makakabayan, sa military facility. Kasi kung matatandaan natin, nag-request itong si Torion na ipapalipat si Kuya Boloy doon po sa military or sa AFP facility makakabayan. Nalaban natin yan. Diba si Torion, siya po yung nag-request. At saka gusto rin po niya na magkaroon po ng house arrest ito pong si Kuya Boloy. Pero hindi yan papayagan po ng ating PNP. Pero siyempre, it's up to the judge makakabayan ang desisyon po dito ng korte. Sila lang kasi dito makapagbigay po ng desisyon kung ano ang pwedeng gagawin dito kay Kuya Boloy. Pero ang PNP, nagsabi sila kung sila po ang masusunod dito, ayaw nilang ilipat po si Kuya Boloy doon or magkaroon dito ng house arrest kasi delikado yung makakabayan. Diba magiging unfair yan? Ay iba pong mga akusado, nandyan lang po sa PNP custody, dyan lang po sa BJMP o sa iba pong mga prison makakabayan. Pero si Kuya Boloy, gusto nila house arrest. So yan po yung magiging unfair. So ayaw po ng ating kapulisan na yan po yung mangyari makakabayan. Okay? So Sir Ivan, bakit mo napag-usapan ang tungkol po sa AFP? Kasi naalala ko makakabayan, kahapon kasi, una-una, kahapon kasi, naglabas na po ng statement ang DND secretary, spokesperson ho nila, not DND secretary, yung spokesperson po na si, nakalimutan ko ng name eh, nagsalita na po kahapon ang kanilang spokesperson po ng DND na ayaw nila. Inunahan na po nila yung kampo ni Kuya Boloy na hindi nila tatanggapin si Kuya Boloy kapag mag-request sila. Kahit dadaan pa yun sa korte makakabayan na itong si Kuya Boloy ililipat doon sa military facility. Nagsalita na po ang DND spokesperson na hindi nila tatanggapin or ayaw nila yung makakabayan. Bakit sa Ivan? Naalala ko makakabayan, sinala ko kaagad. Bakit nagsalita kaagad ang DND na ayaw nila si Kuya Boloy doon? So naalala ko makakabayan na meron palang sinabi ito pong si Attorney Torio ng SMNI na naalaman natin yung time po na nahuli itong si Kuya Boloy or sabi na nag-surrender ay yung nahuli po si Kuya Boloy at saka dinala kagad po sa airplane sa C-130 papunta doon sa Camp Crami makakabayan or sa airbase. Diba naalaman natin yan? Ngayon, itong si Torion, meron siyang sinabi, naalala ko yan eh, kasi nga sabi mo kang makakabayan, meron siyang binanggit kasi doon sa kanyang interview sa SMNI na nagbanggit siya ng mga pangalan po ng generals, nagbanggit siya ng pangalan po ng lieutenant or colonel, pati nga isang governor makakabayan, merong isang governor na tumulong sa kanila. Kasi diba sabi po ng kampo ni Kuya Boloy na ayaw nilang magpadakip daw sa PNP lalo na kay Tory makakabayan, ayaw na ayon nila. Kaya kinontrata doon nila, pinuntahan doon niya yung generals, na meron siyang binanggit na generals eh, yung Makapas yata yon, General Makapas or Makapas, ganun na name, na nilapitan nila, magpapatulong sila kasi doon sila susurrender at magkaroon po ng agreement makakabayan.
So isipin natin, ano ba yung agreement na yon na binanggit po ni Toryon? Kasi hindi naman lang sinabi kung ano po yung agreement, mga kabayan. It is between from SMNI sa attorney po ni Toryon, sa attorney po ni Kiboloy na si Toryon, at saka doon po sa daga PN sa AFP na binanggit niya na mga generals, mga kabayan. So doon pa lang sabi ko, pero noong una hinayaan ko lang yan Hinayaan ko lang yan kasi yan po ang time na nagpalabas po ng statement si PBM na itong si Kiboloy hindi siya kusang sumuko, mga kabayan. Diba, naalala natin yan. Nagsabi po si PBM na hindi po kusang sumuko itong si Kiboloy, kundi siya po ay na-corner, mga kabayan. Nasukol siya, nasukol. Kasi sabi ni PBM, kung intention talaga ni Kiboloy na noon pa man kusa siyang susuko dito, hindi na sana nagkaroon po ng raid. Kasi nung una pa lang po nalaman niya na meron na siyang warrant of arrest, dapat susuko na siya, pupunta doon sa AFP o sa amang ahensya na pupunta siya, at doon siya susuko, mga kabayan. Yan po. Yun po ang totoong kusang loob na sumuko. Pero dito kay Kiboloy, hindi, makabayan. Hindi yun sumuko, hindi kusang sumuko. Kundi yun po ay nasukol or siya po ay na-corner. No choice siya. Pero hanggang ngayon, lagi po yan, di ba, iginigiit lagi yan ng mga vlogger na, makabayan. At saka ng mga angkor ng SMNI na sumurrender talaga si Kiboloy kasi daw mahal daw sila ni Kiboloy, ayaw na silang na mapahamak or meron pang mangyaring masama pa sa QOGC compound, kaya itong si Kiboloy kusang loob daw itong sumurrender. Hanggang ngayon yan pa rin po ang kalang sinasabi, makabayan. Okay, so ngayon hindi din patatagalin. Pinuntahan ko kaagad yung SMNI po na Facebook, makabayan. Kasi doon ko to una nakita that is how many days ago na. Kailang doon po sa SMNI, makabayan, yung shorts video na lang po aking nakita. Ang ibig sabihin, shorts video, yung konti na lang, ilang seconds na lang, or hindi aabot po ng 1 minute, makabayan. Yung shorts video na lang po. Doon po sa shorts video na yon, medyo splice na Hindi na doon nabanggit niya yung sino yung general na yon, sino yung colonel na yon, o lieutenant na yon, na kanila pong nilapitan, or nilapitan po ni Toryon, makabayan. So doon sabi ko, meron kasi itong full video. Yung full video na yon, doon natin malalaman kung sino ang kinuntak ni Toryon doon po sa side po ng AFP, makabayan. Which is for me, siguro, traitor yata yun Or baka polluted yung utak, makabayan. Baka gusto nilang traitorin po itong ating gobyerno or si PBM. So buti na lang, naalala ko na meron nga palang isang vlogger na nag-post nito doon po sa kanyang live, makabayan. Pero syempre, ginawa niya ito ng reaction. Yung kanya mga bosses, tinanggal-tanggal ko na, makabayan, kasi yung part na yun, in-stop naman niya So, ang full na lang po na interview ni Toryon, ang aking ipapakita sa inyo, makabayan. And you decide kung hindi ba to mukhang may agreement dito o nabang kasunduan na ginawa or nagkaroon dito ng kasunduan between po ni Toryon at saka ng AFP, kung ano bang kasunduan na yun, it's up to you. Gusto ko na mag-comment kayo dyan sa baba, makabayan. But for me, meron nangyaring kabulastagan dito. For more details, let's watch this. Sabi ni PBBM, sa PNP arrested Pastor ACQ and insisted that it was a police operation and the involvement of AFP was only augmentation. Marcos Jr. said hindi siya lilitaw kung hindi siya hinamon ng husto, napilitan siyang lumabas kasi malapit na ang pulis sa kanya. So what are your thoughts on this, Paul? There were a series of negotiations po with the armed forces of the Philippines. Pero sorry talaga sa isa po, I have to tell the truth. Kasi sorry kay General Gambala, sorry talaga kay General, yung pinaka-head po. Sorry kay General Peralta, sorry kay Colonel Ruiz and Colonel Kabading, no? I have to inform the truth. Sila, their aim is for the stability of the nation, no? They told me na attorney, nakikipag-usap kami sa inyo kasi this is really a possible battleground where the nation might explode. Parang ganun ba? So we want stability po. Nung September 8 lang po, tinawagan mga lunchtime na si General, what you call this, Macapas. Kasi ang gusto, ang PNP po. Kasi yun po ang trusted din nila sa PNP. And that was the first time also ever that I was able to meet General Macapas. In fairness sa kanya, masyadong humble. Di mo nga makilala na police pala siya, no? Pero general siya.
And madali mo siyang maging kaibigan kasi napaka-humble, no? And I believed him, na kasi may pag-uusap kami, sir, sana walang media blackout po at sana later na natin ipaalam kung na-arrange na po lahat. At saka kung po pwede, yung extraordinary rendition na naman na hindi siya, ano, in fairness doon sa ISAF, parang na ano namin sa kanila din yan kasi illegal eh. So, yun na. Tinawagan yung ni Colonel Ruiz, ang kanyang boss na baka mayroong masakyan, no? And yung nung na-confirm na yung C-130 ay papunta na po sa Davao City, pumasok na po kami doon mga 4:30 na po. At papunta na po kami sa Tug, and then so sa Tug po, sa airport, tapos old airport, and then sumakay kami, tapos si General Macapa sabi sa amin, sir, si General Marbil kasi kailangan maski isa lang talagang picture, proof of life, no? No, so sabi, sir, sana wala talaga ano ha, media ha, no, sir, hindi ito lalabas, sabi ni General Macapa. So nagpicture, medyo yung mukha ko dun parang antok na antok ba, no? O, pagod na pagod, no? So yun, na lumarga yung plane. Pagdating sa Manila, nagpusot-pusot yung mga ano, yung mga text messages kasi si Secretary Abalos na pala nagpost na pala. I was shocked ko. Bakit ito, General? Sabi ko, di ko talaga alam yan. Sorry talaga. Kasi pinadala ko lang yung kay General Marbil. So, yan na po. Paglabas namin dun sa, ano, sa C-130, naku, may mga cameras na. Sabi naman sa amin, sir, bakit naman may mga cameras? Di ba, ano, ang agreement natin, total media blackout. Sa PIO lang namin yan. Wala na kaming magawa. So, po, sumakay sa coaster, yung camera pa niya, sige lang ganun-ganun sa amin ni Pastor, kasi tabi kami ni Pastor palagi hanggang doon na po sa kampo kami. Yun po. Okay, so ang ibig sabihin, mga kaabayan ko, lumapit siya sa mga generals na binanggit niya, meron pang colonel, meron pang lieutenant, o sino yun, dahil daw gusto nila na doon po magsusurrender itong Skibuloy sa ISAF. I know, ISAF sa ISAF, mga kaabayan. Diba, alam mo natin yung term na yan? Nasa po yung mga intel po ng AFP, mga kaabayan. Doon sila mag-surrender, sila meron silang kasunduan po ng ano ng military, makakabayan, kasi ayaw ang gusto po ng kampo ni Kibuloy para hindi rin siya i-hand over or i-surrender doon po sa taga US, sa Amerika, makakabayan, for extraordinary rendition. Yun po ang kanilang iniiwasan ngayon, kaya sila po yung nakipag-deal doon po sa AFP. Isa na po sa kanilang deal, makakabayan, kung bakit sila doon sila nag-surrender po sa AFP, dapat daw magkaroon dito ng media blackout during po sa pag-surrender ni Kibuloy, which is walang picture-picture, ano man yan, hindi po lalabas po sa media or sa public na itong, na itong si Kibuloy na ano na pala, na huli na pala, makahabayan. Di ba yung deal? Pero hindi talaga nangyari, makahabayan. Bakit? Nakaroon po ng leak dito kasi nga, siyempre, yung kasama po nila ni Kibuloy, nila ni Torrio, na isang military, humingi kasi ng picture, proof of life, na itong si Kibuloy na ano na, hawak na po ng AFP, makahabayan. Finorward po yung picture na yon doon po kay Marbel. And after that, how many minutes or maybe seconds, makahabayan? O seconds ba? How many minutes? So yun kaagad po na post doon sa Facebook account po ni Secretary Abalos, makahabayan. Yun na pala yun. So dito, no, dapat itong imbisigahan. Dapat imbisigahan dito itong si Torrion at saka bitin po sa mga generals na kanyang binanggit, makahabayan. Ano pa yung ibang mga deals nila doon? Bakit, Sir Ivan? Kasi dapat nating malaman, ano ba talaga pinag-usapan nila? Baka kasi 'di ba mayroon siyang plan D, plan C, plan E, ano ba mga litsi plan na 'yan na plano nilang pababagsakin po ating gobyerno or pababagsakin nila si PBM, 'di ba? Mayroon silang mga plano na ganyan. So dapat malaman natin, baka 'yun sila ay mga traitor po, makabayan. Baka 'yun po ay traitor. So ngayon, malamang sa malamang, yan po'y nakaabot po kay DND Secretary Gibo Chuduro, makahabayan. Kaya kaagad po nakaroon dito ng ambush interview doon po sa spokesperson po ng DND, makahabayan. Saka nag-decide sila, hindi nila tatanggapin si Kibuloy kung sakali mang i-forward po doon sa kanilang isa sa kanilang facilities, makahabayan. Ito po ating balita. Ito na po,
Inihayag na ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines, Campo Aguinaldo, Quezon City o anumang military facilities kay Apollo Quibuloy. At katunayan, sila nagpunta ng korte, inunahan nila, hindi pa sila sinulatan ng korte, wala pang order ng korte na ilipat sa kanila. Inunahan na nila na sinabi sa korteng huwag ilipat sa military ang custody o kung pagkakakulong kay Apollo Quibuloy. Pakinggan po ninyo itong pahayag na ito na itong Assistant Secretary Eric T. ng Department of National Defense. Kain po ang Department of National Defense na at tutulan ang pagpapalipat ng mga akusado sa kustudiya ng AFP po. Una po, ang mga aligasyon po laban sa mga akusado ay pawang mga heinous crimes na nasasaklaw po ng ating mga civilian courts. Nangarapat lang po na manatili sa ating law enforcement agencies ang kustudiya ng mga akusado at hindi po sa kasundaluhan. Yung mga AFP detention facilities naman po natin, para po ito sa mga military officers and personnel charged or convicted of service-related offenses under the jurisdiction of the General Courts Martial. Ang mga akusado po sa kasong ito ay hindi po miyembro ng AFP. Yung mga allegation din po laban sa kanila ay hindi po nasasaklaw ng ating mga General Courts Martial. So, yun lang po. Ayan, so malinaw ha, hindi pwede. Hindi pwede, malinaw na malinaw. Sinasabi ni Assistant Secretary Eric T.Y. Ayan ha, Asek, salamat po sa inyong oras. Na hindi pwede si Quibuloy at ang kanyang kasamahan dahil sila'y civilian at mga heinous crime daw po ang kanilang mga kaso. Ano ba yung mga kaso? Sexual harassment. Maliban dyan, qualified human trafficking non-bailable offense. So, para lang yan sa police at para lang yan sa Bureau of Jail Management and Penology. Hindi trabaho ng military na siya ay pangalagaan at bantayan. Hindi rin trabaho at obligasyon ng Department of National Defense at military na ipagamit ang military facilities sa civilian katulad ni Apollo Quibuloy. So, yan ho, malinaw, tinanggihan, ayaw ng Department of National Defense at ng military pangalagaan si Quibuloy at ang kanyang kasawa. Inuulit ko, yan po ay plano pa lang. Plano pa lang yan ha. Ni Attorney Torion, abogado ni Quibuloy, na mag-file ng petition sa korte na ilipat mula sa custodial center ng Campo Crame patungo sa military o kaya house arrest. Pero plano pa lang yon, baka hindi pa nga nagagawa, inunahan na ng Department of National Defense. Ang DND, by the way, under po ni Secretary Gibocho Doro yan, nanindigan si ASEC T, T.Y., alam, siyempre alam yan ng DND, na hindi pwede. Inunahan na, sinulatan na nila, nagpetisyon na sila sa korte na huwag niyong ilipat sa amin kung pwede. Hindi kami ang dapat mangalaga sa isang sibilyang katulad ni Quibuloy dahil nasasangkot sa mga heinous crime. Matindi, ha? Nako, iyak na naman dito ang mga supporters ni Duterte at Quibuloy kasi isa naman yung grupong yan. Kasi DND, nakala nila kaibigan, military, akala nila kaibigan, tinutulak na sila. Tinatanggihan sila. Ayaw, hindi daw welcome sa military ang pagkakakulong or pangangalaga sa seguridad nitong controversial na si Apollo Quibuloy at iba pang kasama. Ayan po. So, nadinig naman ninyo ang mga dahilan. Ayaw ko nang ulitin. Pero yan ay, kumbaga sa ano, final na yan. At palagay ko, titinggi niya ng korte yan. Kasi, i-justify nila sa korte kung bakit hindi kailangan ilipat sa kanila eh. Police na ang bahala dyan. At yung, ano, si City Jail na lang. Ang dami City Jail na naghihintay. City Jail ng Quezon City, City Jail ng Pasig. Diba? Although yung court order ng Pasig eh, doon na daw manatili sa Campo Crame. Pero ang order ng Quezon City Regional Trial Court, dalhin sa Quezon City Jail, dyan sa may Payatas. Naku. Delikado. Ay, pero yun ang order eh. Wala tayong magagawa. Tingnan natin kung anong gagawin dito ng PNP at kung ano ang susundin. Okay? Okay, yan. So, iyakan na naman po ang mga DBS makabayan.
Kaya siguro napansin nyo natin si Secretary Gibo, magkabayan, nagkaroon dito po ng series of meetings. Di ba mayroong series of meetings? Kanina nakita ko eh, mayroon siyang bagong post kasama yung mga military. The other day, mayroon pong ibang kasama, magkabayan, meeting pa rin po. Siguro yan po isa sa kanila pong pinag-usapan, magkabayan. Malamang sa malamang, yan po'y inimbisigahan na ni Secretary Gibo Chudoro. Yung tungkol po sa video po ni sinabi po ni Atty. Torion, which is very alarming ho yun. Kasi nagbanggit siya ng mga pangalan doon na mga generals. Meron pang nabanggit po na name po na colonel, meron pang lieutenant, sino na yon. So dapat yun po imbisigahan talaga. Iyak na naman ang mga DBS. Patay si Kibuloy, doon po yan. Siguro ilalagay po sa BGMP, makabayan. Malamang sa malamang siguro sa Pasig City Jail o dyan po sa Quezon City Jail, makabayan, sa QC, naku, mapuwit sa doon. Mas lalong mapuwit, makabayan. At dapat lang doon siya ilagay para siya po ay tumino, makabayan, magiging black hole ang kanyang lubot. Imanyakis naman kasi. So makabayan ko, ipakita ko sa inyo. Itong post po ng SMNI, meron silang balita kahapon. Ito po yung tungkol po sa kay Secretary Gibo Chudoro, makabayan. Meron sila, no? Talagang napaka-kapal ng kanilang mukha, makabayan. Napaka-kapal ng kanilang mukha. Bakit si Ivan? Nagbalita sila doon na sabi nito sa SMNI. Sabi nito sa SMNI, nanawagan ngayon ang Department of National Defense sa mga Pilipino na maging mapagmatyag at huwag agad maniwala sa mga kumakalat na balita. Kaugnay ito sa umano'y fake news na aalis na sa pwesto bilang kalihim ng DND si Secretary Gibo Chudoro. May gana pa sila na mag-post, makaabayan. May ano, ang kapal talaga ng mukha talaga eh. Bakit si Ivan? Sila po yung nagpakalat niya, makaabayan. Sino? Si Jason Sa. Siya po yung unang nagpakalat niya, makabayan. Itong post ito, si Jason Sa talaga ang una niyan. Pero ngayon, makabayan, wala na ho ang post niya. Deleted ho yan. So ngayon, hinanap ko sa mga kanya mga vlogger, doon ko nakita na mayroon screenshots doon. So in-screenshot ko kagal, makabayan. Pero yung post na yan, wala na po sa account ni Jason Sa, makabayan. Sabi ito, resignation sa gabinete. Totoo bang alis na rin si Gibo? Pero meron dang question mark, makabayan, question mark. Pero alam ho natin, ang kanilang post, meron yang malisya yan. Alam natin yan. Hindi ako magtataka kung masusunod dan ang resignation ni Press Secretary Chiloy Garafil. Ngayon pa lang, maugong ang usap-usapan na bibigay na si Defense Secretary Gibo Chudoro at umaalinbukay ang hinging na bibitew na rin ang karamihan sa mga gabinete secretaries ni Marcos Jr. So gusto niyang ipapalabas doon, ipinalabas doon na marami pa daw ang ano, ang aalis or magre-resign dito po sa Marcos admin, makabayan. Yun po ang gusto niyang ipakita dito or ano i-implies dito po sa kanyang mga followers. Pero yung post na yan, parang nabahag yata ang itlog po ni Jay, makabayan. Kasi siya po ay sinupalpal dito ni PBM na ang post na yan, ang balita na yan, yan po ay fake news. So siya po ay napahiya, makabayan. Kaya kagad-agad, ang kanyang post, dinilit, makabayan. Tingnan nyo, ang kapal na mukha eh. Magpo-post pa sila ng ganun, makabayan. Bawal daw na mag-ingat daw sa mga fake news. Eh sila naman dito yung fake news. Sino bang iba yung mga fake news? Sila lang naman po, SMNI, ang kanilang mga vlogger, ang kanilang kampo, mga kulto ni Kibuloy, mga chicks ni Kibuloy. Sila po yung mga fake ngayon. Bakit nga pala chicks ni Kibuloy? Kasi mga pastoras, makabay, napansin natin kahapon, umatake sila. Marami naman po sila mga post ito, mga vlog po tungkol kay Kibuloy, kung gano'n daw kabuti ang kanilang pastor na manyakis. Ganun po ang kanilang mga post, makabayan. Nakakatawa naman. So anyways, before tayo mag-forward, makabayan, isa tumara natin. Nandyan po si Aida Sinsuat, Leticia D, Daisy Sari-Saring Vlog, nandyan po si Helen Danau, Ramil Roasa, Sarah Bertman Vlog, kasama rin po natin si Marvin Colliado, Ami Cook, Emelita Navio, nandyan rin po si Angelita Hulsanger, Agnes Balduin, Len Gonzalez, Peaceful Sea Turtle, nandyan rin po si Erwin Sinorin, Leonardo Castro, Maria Joy, Ponseha, Merjane Tan, and hi to Albi Nalarasaga or Albi Lasaga. Ganun nga name po, makabayan. Nakaditso naman kasi. Albina, malamang si Albina yan, Albina Lasaga. Okay. So, makabayan ko, don't forget to like po sa ating video. Libre naman ho yan. Don't forget to like. Kung gusto niyo po na mag-share, libre na po ang mag-share. Malaking tulong ho yan sa ating channel, makabayan. And also, thank you so much nga pala no, sa ating mga viewers na mga luma na, yung mga sulit talaga na hanggang ngayon, simula pa ho
noon na lumabas si Sir Ivan na nag-vlog na, nagpakita na sa inyo, hanggang ngayon nandyan pa rin po sila. So thank you so much. Mga kaabayan ko, ipakita ko muna sa inyo ang nangyari kahapon sa birthday po ni PBM. Kasi talagang talagang napakasaya no ang kanilang birthday celebration ni PBM. But for that, andit sa good news muna tayo. For more details, let's watch this. Ipinagdiriwang po natin ngayong araw ang ika-67 kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At syempre, hindi nagpahuli sa pagbati sa kanya ang kanyang asawa at mga anak. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Naging mainit ang pagbati ng pamilya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-67 kaarawan ngayong araw. Sweet na sweet ang mensahe ni First Lady Luisa Araneta Marcos sa Pangulo sa kanyang social media na inilarawan ng mister bilang sweetest and kindest soul na taong kanyang nakilala. Proud daw siya rito dahil sa kabila ng kanyang accomplishments na natili ang kababaang loob nito, gaya ng una niya itong nakilala. Grateful naman ang tatlong anak ng Pangulo na sina Sandro, Simon at Vinny sa anilay kanilang best dad dahil sa kabila ng busy schedule ay gumagawa pa rin ng Pangulo ng paraan para makipag-bond sa kanila. Pero ang gulo talaga ng schedule niya, so sometimes he'll just call us and say, hey, do you want to you want to have dinner today or do you want to have lunch? Like wherever you can fit it in. At gaya ng isang typical na tatay, hindi rin nagkukulang ang Pangulo sa pagbibigay ng advice sa kanila. There's one important lesson that he taught me. I think it's that when you're faced with a problem and you become or you get panicky and go in panic mode, he always says to go away and think first because whatever your first decision will be will always probably not be the best one. Just to always partake in whatever new or whatever is in front of you. Just to always ask questions and to always learn. I think as a general rule, if you're on that path, it's you can't really go wrong. Kaya ngayong birthday ng Pangulo, hiling ng kanyang tatlong anak na manatili itong malusog at malakas, lalo na sa laki ng responsibilidad nito bilang leader ng bansa. Please don't get too stressed out. Try and find some free time to go camping or, I mean, camping might be hard now, but yeah, just wish he had more free time. My biggest wish for my dad in general is just that he stays himself and he stays the awesome guy, the awesome, cool, amazing parent that he's always been. Pop, happy, happy birthday. We all love you so much and I hope you know we always will be behind you 100%. Love you! Dinaan sa pagbibigay ng mga serbisyo publiko sa iba't ibang panig ng bansa ang pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Ipinagdiriwang ngayong araw ang kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinangunahan ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez ang programang handog ng Pangulo, serbisyong sapat sa Camarines Sur. Bukod kay Secretary Chavez, dumalo rin si Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte at Representative L. Ray Villafuerte. Pinangunahan naman ng mga lokal na opisyal mula sa Batangas ang serbisyong handog mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Present naman si ACCIS Party List Representative Erwin Tulfo sa Nara, Palawan para naman sa sabayang pamamahagi ng tulong mula sa pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aabot naman sa 1,000 benepisyaryo mula sa Maasin Southern Leyte ang nabiyayaan sa ilalim ng ayuda sa Kapos Ang Kita o AKAP program. Aabot naman sa 1,000 benepisyaryo mula sa Iligan City ang nakatanggap ng tulong pinansyal. Sa Agusan del Sur, aabot sa 349 na benepisyaryo ang nakatanggap ng payout mula sa Tupad na aabot sa higit 2 milyong piso ang naipamahagi. Lubos naman ang pasasalamat ng ating mga kababayan sa Cebu sa idinaos na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. At ngayon ipinagdiriwang ang kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahagi rin ang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Sabik na tinignan ng mga miyembro ng Lamak Punod Sibago Irrigators Association ang kanilang natanggap na walking type agricultural tractor, float assist type tiller na mula sa Department of Agriculture. Malaking bagay ito para mas mapadali ang kanilang pagsasaka. Kaya naman, taos-puso ang kanilang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang regalong natanggap. Daghan kayo sa maraming salamat, Mr. President.
at saka sa tanang sa lahat na miyembro ng kabinete ng President, labi at saka sa Department of Agriculture. Maraming maraming salamat. Namahagi rin ng tulong ang ibang national government agencies gaya ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na nagpaabot ng scholarship allowance sa kanilang mga benepisaryo. Nagtipon-tipon naman ang mga lokal na opisyal at leader sa lalawigan kasama si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco para batiin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang kaarawan. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng kalihim ng DOT ang Pangulo dahil sa kanyang pamumuno na may pagkalinga para sa taong bayan. Our President continues to lead with a heart for the Filipino people, and we wish him the best of health as he continues to elevate the status of our country to the place that it deserves in the ASEAN and in the world. As far as tourism is concerned, under our President's leadership, the Philippines continues to become a tourism powerhouse and in Asia, being now Asia's leading dive destination, Asia's leading beach destination, Asia's leading island destination, among many, many, many accolades. Dagdag ni Frasco, malaki ang suportang ibinibigay ni Pangulong Marcos Jr. sa tourism industry dahil nakakatulong ito sa mga manggagawa at ekonomiya. Such is the love of our President for tourism in the country so that it continues to provide millions of jobs to Filipinos and it continues to support our economy for the benefit of our nation. Sa labas ng Kapitolyo, binuksan din ang kadiwa ng Pangulo kung saan nakadisplay ang mga lokal na produkto na abot-kaya ang presyo gaya ng mga gulay, mga delicacy at sorbetes na gawa sa gatas ng Kalabaw. Sa Mandawi City naman, namahagi ng tulong pinansyal sa 2,000 mga Mandawihanon sa pamamagitan ng ayuda para sa mga kapos ang kita program ng DSWD at tanggapan ni Lone District of Mandawi City Congresswoman Emery Uano Dizon at Tingog Party List. Ito'y bahagi pa rin ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Okay, so dagdagan natin po ng good news, makaabayan. Nalaban natin, sinabi ko sa aking intro, na meron pong nangyari kahapon sa birthday po ni PBM na kung saan ito pong event na ito, makaabayan, first time. Para sa akin, no, first time in history nangyari po sa Pilipinas. For how many decades, siguro hindi natin alam kung nangyari ba ito sa previous administrations, pero nang niresus ko, makaabayan, nung niresus ko po na tungkol ito sa event na nakaroon po ng libre, as in libre, makaabayan, libre po, mga walang bayarin po yung mga pasyente either sa kanilang operations o sa mga medisina nila, wala po, makaabayan. At marami po mga hospitals na covered nito yung mga government, makaabayan. So dito ko to nakita una sa nagpost po na nagngalan na Melanie Binancio Del, nakalimutan ko ang name, yung full name niya eh. Tsaka nung tinanong ko ang kanyang Facebook account, makaabayan, hindi natin masasabi kung siya ba ay Marcos supporter o siya ba ay DDS, siya ba ay Pinklawan. Kasi ang kanyang mga post, makaabayan, assorted naman kasi. Assorted doon, may mga post siya tungkol ito kay Lini Rubedo, may mga post siya tungkol ito kay Rizon Tiberos, may post po siya doon kay Sara Duterte, pero hindi yung mga against, makaabayan, mga basta mga post lang po niya, at saka kay PBM. So hindi ko ma-sure kung saan dito siya sumuporta, makaabayan, pero ayon po sa kanyang post, hindi niya ibinoto si PBM. So, point nating masasabi na siya po ay DDS, makaabayan. Bakit? Kasi mas marami po pong post kay tungkol kay Sara kaysa iba po na mga politiko na kanyang ipinakita doon sa kanyang Facebook account, makaabayan. So, I assume siya po ay DDS. Pero siya po ay nagulat, makaabayan. At saka itong balita na to, nagpawindang, talagang napahiya po ang mga kampo ni Kibuloy, mga tauhan po ni Digong. Bakit sa Ivan? First time in history, sabi niya, siya po ay isang employee doon po sa PGH, makaabayan, sa PGH or Philippine General Hospital. Sabi niya dito, ang kanyang pangalan, Melanie Binancio. Sabi niya, kaninang umaga, pagdating ko sa PGH, may mga booth na ng taho at lugaw. Free daw for PGH employees and patients and bantay ng patients. 67th birthday pala kasi ni PBM. Pero ang nagulat kami kasi sabi na walang press release
ahead of time. So wala pong sinabi ang Palacio Makabayan tungkol dito. Wala po. Kundi sila po ay sinorpresa lang. Ang balita na lahat ng 4 discharge ngayon araw na ito, mapa-charity or payward, zero billing daw. Walang binayaran Makabayan. Ang totoo nga, dahil pati ang professional fee ng doktor ay binayaran na din. Even the chemotherapy, drugs and medicines, implants, lab, etc. Basta medical expenses ng lahat ng patients ay nalibre ngayong araw, mapacharte man or payward. Para sa amin, mga empleyado, good news yun. Pero para sa mga pasyente, kaanak na pasyente na nanghihina na at hindi alam kung saan kukuha ng pangbayad sa hospital bills at expenses, milagro yun. Dagdag pa niya, nagtanong-tanong din ako sa mga matatagal na dito sa PGH, as in mga 30 years na empleyado dito. Sa pagkakatanda nila, first time nangyari ito, Makabayan. Sabi niya, just for the record, hindi si PBM binoto ko. Pero siya ang itinakda ng Diyos bilang maging pangulo at lider ng bansa natin. Kung may mali sa pamumuno niya, karapatan ng bawat Pilipinong punahin siya. Pero kung may mga bagay na maganda sa pamumuno niya, maganda din naman i-appreciate natin siya at pasasalamatan. Move forward na tayo, mga kabayan. Ipagdasal ang mga namumuno sa ating bayan. Suportahan natin ang mga magagandang gawa, ipagdasal ang masasamang hangarin na huwag ito magtagumpay. Happy birthday po, President Bongbong Marcos Jr. Salamat, pinasayaan niyo ang mga empleyado ng PGH at hindi sa lahat mga pasyente na, at higit sa lahat mga pasyente namin dito. Siya na po mismo, Makabayan, nagsabi, first time in history na nangyari ho yan. Pero I'm very sure kasi marami po mga hospitals na nabanggit, Makabayan. Actually, hindi to na balita po na ibang mga mainstream media. Nakita ko lang to, nakita ko tong ang related po sa balita na to sa only sa PTB lang po, Makabayan. Siyempre, ang PTB government ho yan na network. Government na network ho yan, Makabayan. So ibinalita nila. Tingnan nyo, marami ditong nakabenepisyo po ng mga pasyente sa marami pong mga hospitals, Makabayan. Malamang sa malamang, marami mga DDS dito ang nakabenepisyo po sa palibre ni PBM. Diba? Hindi ba yan kahiyan talagang, hindi ba mapahiya dito o hindi ba tumahiya yung mga kampo ni Kibuloy, pati po yung mga DDS, Makabayan. Lagi nang sinasabihan po si PBM na bangag, adik, walang ginagawa, puro lang party-party. Pero tingnan nyo, marami pong nakabenefisyo po ng mga pasyente, pati rin po yung mga empleyado ng PGH, Makabayan. At saka hindi lang po PGH. For more details, let's watch this. Libre ang lahat ng serbisyong medikal ngayong araw sa lahat ng pampublikong tertiary hospital sa bansa. Regalo ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko bilang bahagi ng selebrasyon ng kanyang kaarawan. Mahigit sa 300 milyong pisong pondo ang ibinahagi ng Pangulo para sa libreng medical services sa 8 ospital sa Metro Manila. 5 ospital sa Luzon, kabilang ang Ilocos Training and Regional Medical Center, Cagayan Valley Medical Center. Meron din sa Bicol, Batangas at Batanes. Nagbigay din ng libreng serbisyong medikal sa Vicente Soto Memorial Hospital, Governor Celestino Aliares Memorial Hospital at Eastern Visayas Regional Medical Center sa Visayas. Habang kabilang din ang Amay Pakpak Medical Center sa Mindanao at iba pa sa Davao, Cotabato at Zamboanga City. Sa araw na ito, naglaan po tayo ng lagpas sa 300 milyong piso na pondo mula sa aking tanggapan upang gawing libre ang serbisyo ng mga pampublikong tertiary hospital sa bansa kagaya ng Philippine General Hospital sa Maynila, sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa lungsod ng Cebu, ang Amay Pakpak Medical Center sa Marawi at iba pang mga government hospital. Sa mga pasyente po nito, sagot na po namin ang inyong mga gastusin sa araw na ito. Iyakan mga DBS. Iyakan. Sino ang napahiya dito? Diba? Bakit hindi yan nagawa po ni Digong? Sabi lang, greatest president daw si Digong, Makabayan. Nagawa ba niya yon? Hindi, kasi puro siya bulsa, Makabayan. Puro kasi pangbubulsa. Ang instead na itulong niya sa ating kababayan, binulsa, Makabayan. Kaya siguro nabuo po ang Kojic compound. Diba? So, palapakan naman natin si PBM, Makabayan. Tsaka pasalamatan po natin
Thank you so much po, President Ferdinand Marcos Jr. Bongbong. Thank you so much. Saka tayo po'y napakaswerte makahabay, no? Na siya po ang naging presidente ngayon. So tingnan nyo nangyari. Ngayon po'y taliwas sa mga sinasabi nila na hindi maganda at hindi daw okay na presidente si PBM. Sa kanila makahabayan sa kabilang kampo. Kasi meron kasi silang ibang politiko na gustong iupo dyan po sa palasyo. Bakit? Sila po'y nagutom na makahabayan. Ang kalang mga vlogger, nagutom na. At gusto kasing, marami naman kasing mga kalyadong si Diego na gusto na pong makahawak ng posisyon dyan po sa gobyerno. Nagutom sila makahabayan. Kaya lagi lang sinisiraan si PBM, gusto nila pong tatanggalin sa pwesto si PBM. Okay, so i-shuttle more natin. Nandyan po si Lorena Oy, Michelle Florida Greenfield G. Kamana, nandyan na po si Trening Lusana, Rico Abinsay, Michael Venas, Ophelia Villanueva, Oscar Soriano, Ramon Santilises or Santilises, hi to Joveta Galindo, Alexander Aquaman, Janet Di Narvaez, Girlie Sulabo, Luzbel Di Nakima, nandiyan po si Elsa Hoffman, William Steven Verdugo, Maria Teresa, Ales Notsila, nandiyan po si Alicia Lick, Gorgonia Angala, Apple Nash, and hi to Merna Borromeo and Wen Salvatierra. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo yung isa po sa mga ano, yung hearing doon sa EGK Makabayan na kung saan 'di ba na na cite and contempt ito pong si Harry Roque, and aside from that yun pong yung general manager ex PCSO general manager po na kung saan yung nagpaiyak-iyakan doon na siya po yung cite and contempt kasi napakalaman na siya po dito ay nagsinungaling Makabayan at saka in-evade niya yung mga question sa kanya, ayon niyang sagutin makahabayan. Simpleng tanong na naman na siya ba ay close dito ni Digong at saka may kinilaman ba siya doon po sa pagkakatigi, di ba niligpit po yung tatlong Chinese na drug lords makahabayan, ipinaligpit po ni Digong. So yung mga preso doon po sa Davao Prison and Penal Farm makahabayan na yung nangalan po na tata, di ba nagsalita na siya kung sino, kung anong, sinong pangalan, sinong boses ang kanyang narinig while kausap niya yung ex-warden ng Davao Prison, yung si Senior Superintendent Padilla Makahabayan, na gin-congratulate daw ni Digong dahil daw sa kanyang ginawa, gin-congratulate niya na niligpit niya yung tatlong Chinese na DL Makahabayan na drug lord. Saka narinig yun niya, ng prison na si nangal po na tata, at saka inami rin po ni Lieutenant ni Superintendent Padilla na yun daw si Digong. Ang boses ni Digong or siya po ang kanyang kausap. Si Digong po ang kausap po ni Padilla Makahabayan. So na-link na naman po dito ang pangalan ni Digong. So sana itong si Digong Makahabayan aatid na doon po sa hearing sa EJK or One War on Drugs. So panoorin po natin po itong kanilang hearing Makahabayan. For more details, let's watch this. Tata, pwede bang pakibasa mo ulit yung number 28, 29 at number 30 ng affidavit mo dated noong August 21 yata. Komsek, can you please give a copy to Tata? Pakibasa mo at para marinig ng ating mga nanonood sa ating bansa at sa ating mga kongresista. 28, 29 po. Opo, 28, 29 and 30. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa. Ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla. Ay, si number 29 po. Number 29 po to, no? Sige po. Tuloy po. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Dahil pamilyar ang boses niya. Number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte.
Salamat, Tata. Ngayon, nandito na po ang ating Colonel Padilla. Colonel Padilla, sa iyong sinumpaang salaysay, maaari niyo po bang basahin ang number 4 at number 6 ng supplemental affidavit mo? Comsec, could you please give him a copy so that he can read? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Dito po sa aking affidavit, babasahin ko po. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section, ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay, ayon sa boses, ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats, Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. So, Colonel Padilla, ngayon binasa mo yung sa iyong salaysay na number 4 and 6. Ngayon, inaamin mo na ngayon na totoo ang mga sinasabi ni Leopoldo Tan alias Tata na tinawagan ka ni Presidente Duterte pagkatapos patayin ang tatlong Chinese? Colonel Padilla? Yes, Your Honor, as the voice I've heard over the phone. Inaamin mo ang lahat na ito ang sinabi ni Jimmy Fortaleza last hearing na nagkausap kayo ni Colonel Garma? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Inaamin mo din na nagkausap kayo ni Colonel Leonardo na sinabing papatayin nila ang tatlong Chinese national? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, mayroon akong huling tanong sa iyo, Colonel Padilla. Pag nag-uusap po kayo ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, through personal na telepono ba ang dating Presidente ang pinagtatawag nyo o may iba pang telepono na ginagamit nyo? Ano ang ginagamit nyong telepono? During that time, I have my cellphone, Your Honor, Mr. Chair. Personal. So, sino ang hindi ba nakarehistro yung telepono sa iyong pagtawag nung nakareceive ka ng calls? Hindi po. Well, anyway, Mr. Chairman, yun lang po ang gusto kong malinawan at least. Last hearing kasi, tinatanong ko po ito, nag-interject po si Congressman Fernandez for the executive session. So ngayon po, malinaw na po sa ating taong bayan at sa ating mga kasama dito lahat at nanonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At ito po ay narinig nating lahat. I rest my case, Mr. Chairman. Sa ikalimang pagdinig ng House Quad Committee, ibinunyag ng dating warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla ang umano'y pakikipag-usap niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay kaugnay sa pamaslang sa tatlong Chinese drug lords sa Davao Prison noong 2016. Sa kanyang testimonya, kinumpirma ni Padilla ang naging pahayag ng inmate na si Leopoldo Tan Jr. Si Tan ang nagsabing inutusan umano sila ni dating Pangulong Duterte para patumbahin ang tatlong drug lords sa kulungan. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section, ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay, ayon sa boses, ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats, Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. Maging si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Rogina Garma, idinadawit din sa issue ng pagpatay sa Chinese drug lords. Pero mariin niyang itinanggi ang paratang. Binusisi naman ng mga kongresista ang iba pang issue na iniuugnay kay Garma. Kasama na rito ang pagiging malapit niya kay Duterte na dahilan ng kanyang pagkaka-appoint sa PCSO. Depensa naman ni Garma. Dalawa lang po ang trabaho ng PCSO, kako nga po. Lottery
and charity. And I have this passion on charity. When I was with the PNP, marami po ako community relation activity at nakaka-relate po ako sa mga activities. Yun po yung nakita ko na sabi ko, kaya ko yung trabaho, Mr. Chair. Pero si Public Accounts Chair Stephen Paduano, hindi masaya sa mga sagot ni Garma. Nagsisinungaling umano si Garma at umiiwas pa sa mga tanong, kaya't ipinasite in contempt niya ito na kalaunay inaprubahan din ng komite. Bago matapos ang talakayan, hinimok pa ni Garma ang komite na baguhin ang kanilang pasya, pero walang nangyari at tuluyan siyang ikinulong sa loob ng batas ang pambansa. I'm not lying. Yung... I wanted to answer the questions, Mr. Chair. I have a daughter waiting for me. I cannot leave her. Mr. Chair, she's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. Bukod kay Garma na cite in contempt din muli sa Quadcom hearing si dating presidential spokesperson Harry Roque. Hindi pa rin kasi isinusumite ni Roque ang mga pinasabpina na dokumento na magpapatunay na hindi siya konektado sa Pogo. There is a question about the source of the money of Biansham Corporation, which belongs to Attorney Harry Roque. And following his question, if he will not be able to prove the legal and valid source of this sudden increase of assets of Biansham, then there is a reasonable ground to believe that indeed he is connected with Pogo operation and this money possibly came from the Pogo operation. Mr. Chair, as extensively discussed by Congressman Luis Ro, stating the grounds why we are in the right as far as we are, our request for him to submit these documents and his continued refusal to submit these documents to this Quad Committee, Mr. Chair. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the document subject of the subpoena ducis tecum and of which he has manifested that he was going to submit to this committee, Mr. Chair. I so move, Mr. Chair. Sa isang panayam ng media, muling itinanggi ni Roque na may koneksyon siya sa Pogo. Gate niya, hindi na siya kailanman dadalo pa sa Quadcom hearings. Iakyat din daw niya sa Korte Suprema ang mga hakbang ng Quadcom. Dumipensa rin siya para kay dating Pangulong Duterte. Malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ito isang kangaroo court. Mula nang binuo nila ito, ang kanilang pakay lang ay sirain ng mga Duterte at ang kanilang mga aliado at ako na nga yung aliadong yun. Puro lang palusot, makakabayan. Yan naman kasi ang kalang palusot lagi kapag sila po yung makukorner dito. Paninira lang daw sa kalang kampo, makaabayan, kay Digong. Tsaka narinig ko itong si Roque, makaabayan, sa Women's Correctional yata ilagay ito. Women's Correctional. So ito no, ang kanila mga palusot dito, paninira lang kay Digong. Eh meron naman kasi mga ebidensya, meron naman kasi mga witness nagsasabi na involved po itong si Digong sa pagkakatigi doon sa tatlong Chinese drug lords, makaabayan. Kaya maraming tanong, bakit yun po ay ipinaligpit po ni Digong, makaabayan? Malamang sa malamang, maraming alam yun. Baka lang maraming alam yun tungkol ito po sa ginagawa po ni Digong, makaabayan. O baka sabihin po ng mga DL na yun, yung Chinese DL na yun, na ang kanilang amo o kanilang kontak, itong si Digong, makaabayan. Kasi noon pa man, diba lagi po yang nating narinig na itong si Digong ay mukha dang protector po ng DL kasi ang kanya mga kasama pati nga ang kanilang special envoy to China yung si Michael Yang, makaabayan. Diba konektado po sa DL? So hindi malayo, yun po ang rason. Baka lang di umano. Paninira daw kay Digong. So marami naman talagang mga nangyari noon na hindi natin po nalaman at talagang pilit nilang pinagtatakpan noon, makaabayan. So sa panahon po ni PBM, dahil po matino na po ngayon ano ang administration, makaabayan, naglabasan ang kanilang mga baho. Hindi yan paninira, kundi dapat yan po ay harapin ni Digong mga akusasyon sa kanya. At hindi rin po mangyari, hindi rin po malayo na mangyari, makaabayan, na meron naman pong magtatago sa bunker ni Kiboloy dyan po sa loob po ng Kojic compound, makaabayan. Sino sa Ivan? Iba ka sa Digong. At saka ito pong si Roque, makaabayan. Kasi hindi na po siya a-attend doon po sa Quadcom Committee. Okay. So makaabayan ko, isa tarin po natin. Nandyan po si Eleanor Tomlos Mercado.
Hi to Boboy Elmido, Costin Sadugyo, nadyari po si Othello Lim Diesto, Victor Robin, Bibi Garcia. Hi to Adolfo Bilio Group of Barogo Leyte. Hi to Marvin Colliado, Aga Duwata, Evangeline Sanchez, Alan Tordesilla. Nandiyari po si Emergencia Yungko, Jess Tubtub. I-shoutout rin po natin si Jemson, Jem Jariel, and Regine of Bandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Radarabor of Tansa Cavite. Nandiyan rin po si Felix Apare, J. Mangira, and hi to Evelyn Garcia. Mga kababayan ko, thank you so much no sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section na hindi ko na-shoutouts. Thank you so much. Hopefully po sa ating next na topic o sa ating next na vlog, ma-shoutout ko na po kayong lahat makabayan. Okay? So anyways, yan pong ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. And before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba. Ikaw po ang katatagan namin sa panahon na niyayanin kami ng problema at mga pagsubok sa buhay. Ama, patuloy mo kaming alalayan at palakasin nang sa gayon mapagtagumpayan namin ang anumang hirap sa buhay. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.